yung mga ka-ERSA. So, eto na siya. Okay na siya. Afternoon, depende sa oras ko na napapanood nito. So yung sa nakikita nyo ngayon dito sa ginagawa ko, massager po itong mga ka-ERSA. So hindi po siya umaandar, hindi po yung mga roller niya, massage roller niya ayaw pong umikot. Yan. So titingnan po natin dito kung ano yung problema niya. So mga ka-ERSA, pagka nag-repair kayo ng ganito, ang the best na pampasuka po ng tawag nito, mga nanigas na grasa dito sa loob mga ka-ERSA, tawag nito po yung suniso po, yung ginagamit sa aircon. So hindi nyo na po kailangan baklasin to, ibuhos nyo lang siya and then isusukan na po yun. And then pagka naglagay po kayo ng panibagong grasa, dito lang po sa ibabaw yan sa gilid, kasi sisingit po yan dun sa loob. Hindi po advisable na sobrang dami din ang tawag nito, yung grasa, okay? And then yung gagamitin nyo pong grasa dito ay white grease, wag po yung grasa ng pansasakyan. Okay mga ka-ERSA, balikan ko po kayo at linisin ko lang po ito. Thank you and God bless po. Nga pala, nakalimutan ko kay Sir Miko Simbaho po ito. So ito, ongoing tayo dito Sir Nico sa paggawa ng massager mo. Okay? Okay. Thank you po and God bless po. Okay mga ka-ERSA. So sa nakikita nyo po ano? Oh, nakita nyo, isinusukan niya na yung ano, yung tawag nito, yung grasa na nanigas sa loob. Yan po mga ka-ERSA. Tapos babaliktarin nyo lang po rin siya. Pag sumuka na siya dyan, pasukain nyo rin dun sa kabila. Ganun lang po. Ang ganda pa nga ng lagayan ng suniso ko eh. Akala ko soft drinks. Royal. So, may puti bang royal? Di, joke lang. Kasi may galon po yan. So, ang mga kaibigan nating nagbibenta, isinasali na lang po nila yan sa mga ganitong bote. Kasi takal by takal po yan mga ka-ERSA. Mga kaibigan natin yung mga nasa nagbibenta sa refrigeration po. Yan mga ka-ERSA. And then, laro-laruin nyo lang siya. Ingat lang po. Huwag nyong patalsikin yung mga gear niyan. Kasi once na lumuwag na yan siya, tawag nito, pagka masyado tayong clumsy, tawag nito, magtatalsikan yung mga gear niyan. Kaya ingat lang po. Yan po, handle with care. Unas tayo para malinis. Ayan, no? Sumusuka na siya mga ka-ERSA. And then, hindi na siya, medyo nagpi-freewheel na siya mga ka-ERSA. So, hindi rin masyadong advisable yung sobrang dami kang grasa ilalagay dito mga ka-ERSA. Kasi, yung grasa po, tawag nito, nanlalagkit po yan. Kung sakto lang po. Kung sobrang dami ng grasa na ikakabit mo dyan, akala ng iba, porque marami, sobrang dami ng grasa, napakaganda. Hindi po. Kasi pag may friction, kung hindi po alam ng iba, tawag dito. Lalo na kung hindi nga nung kagandahan yung grasa na ginagamit natin, kumakapit po yun mga ka-ERSA. Okay, balikan ko po kayo. Tapusin ko lang po. Thank you and God bless. Okay mga ka-ERSA, yan. So, yung pagbukas ko po nito, no, napansin ko po,
balibaliktad yung kabit ng gear. Bukod sa dikit, nanikit na siya dahil may grasa siya, yung gear niya baliktad pa po. So after na malinisan ko siya, tinapa ko pa yung gear niya kung bakit nabigo, bakit ganito, bakit baliktad. Sabi ko, at saka hindi siya makalikot ng maayos. So after na ma-check natin yun mga ka-ERSA, eto na siya, okay na siya. Ayan, may speed po siya. Ayan o. Okay na mga ka-ERSA. So kung halimbawa po, mag-DIY tayo mga ka-ERSA, make sure lang po na yung mga gear, matandaan natin kung ano, kung paano natin kinalas. Kung ang tip ko lang po sa mga nag-DIY, picturean po natin yung ginagawa natin para hindi po natin makalimutan. Hindi naman po masama mag-DIY, pero yun lang po. Kasi pagka hindi po maganda yung execution nyo sa gawa nyo, ayan po ang nangyayari. Mag-i-stack up po siya. Imbis na maganda yung pagkakagawa nyo, tawag nito, lalong lumala ang problema. Okay mga ka-ERSA, ayan na po siya. So may speed po siya, dalawa, ayan. Okay, assemble ko na lang po ito tapos subukan nating mag-massage. Okay mga ka-ERSA, okay. Pasensya na kayo. Parang may naaninag ako banda rito. Ano ba to? Nako, Panginoon ko. Okay mga okay mga ka-ERSA, balikan ko na lang po kayo. At baka ma-sensor tayo, tatakpan ko kung ano man yung nakikita dyan. Kasi mainit po eh, mainit na po eh. Kaya medyo naka-topless tayo ngayon mga ka-ERSA. Okay, thank you and God bless. Pero pag may mga ano tayo, no, may mga kliyente tayo, hindi tayo pwede mag-topless, kabastusan po yun. Okay, thank you and God bless po. Okay mga ka-ERSA, so eto na siya. Okay na siya. Ayan oh, yung slow niya and then yung speed niya, ayan. Okay na siya mga ka-ERSA. Hindi natin kayang pigilan ng kamay yan. Ayan oh. Ayan. So okay na. Ikakabit na lang pala natin 'to and then medyo mas sumakit yung battery dito, magmamassage muna ako mga ka-ERSA. At saka yung balakang ko, kailangan kong i-massage na rin kasi pinahirapan ako nito. Yung gear nito baliktad pala. Kaya naman pala nalinis ko na lahat. Ayaw kumana, pupigil yung motor. Okay mga ka-ERSA, maraming salamat po at i-inform na lang natin yung may-ari nito. Shout out sa iyo Sir Mico Simbaho. Okay na yung ano, massager mo. Okay sir, maraming salamat din po pala sa mga nagtiwala kay ERSA, sa mga positive feedback nyo at sa mga customer namin hindi po napupuntahan. Pasensya na po kayo dahil gustuhin po namin, gumagawa naman po kami ng paraan para makapunta sa inyo, kasi hindi naman po sa pagmamalaki, marami po talagang nagme-message kay ERSA at nagpapa home service. So inahati po namin yung oras namin. Meron dito nag-aasikaso sa shop and then yung mga technician natin na mababait din naman, yun ang dinideploy natin sa labas. Huwag kayong mag-alala kung halimbawa lumaki man yung branch ni ERSA, hanggang Pangasinan po tayo, Kabanatuan, Mexico, Pampanga, Tarlac, yan po kasi minsan umaabot dyan eh. Hanggang tawag nito, hanggang Cagayan de Oro po, kung papalain tayo at pagpapalain pa tayo ng Diyos. At I make it sure na yung sa mga customer natin, matanggalan sila ng frustration at saka true service lang po ang kailangan natin. Kung halimbawa man, ang ERSA po kasi malaki po ang takot sa Diyos. Kung halimbawa yung ibang clients natin tinatanong po bakit minsan may kataasan, kasi reasonable naman po kasi hindi po kami nagpapabayad sa labor namin or sa piyesa. By profession po tayo kasi lahat po may karapatan magpresyo ayon sa profession nila, pero sakto lang rin naman, hindi naman yung presyo ng
parang ninakawang ka na. Yung sakto lang naman po. Okay, thank you and God bless po mga ka-ERSA. Salamat po sa mga supporters ng ERSA. Mabuhay po kayong lahat. God bless po.